Hi guys, maligayang araw po sa lahat at welcome ulit sa ating YouTube channel. At ngayong araw po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa submitter, kung paano natin malalaman kung meron bang naka-connect na iba o naka-jumper sa ating mga metro. So ito po yung ating mga karaniwang nagtatanong sa atin kung bakit daw ba tumataas bigla yung mga reading ng kanilang submitter. Kaya sasagutin natin yan, yung posibleng dahilan yan kung bakit biglang tumaas. Tapos isa din, kapag merong naka-jumper sa, o naka-connect na iba, hindi natin alam. So iti-trace natin, tuturuan ko kayo kung paano ito i-trace. So yan guys, no, ito yung ating submitter. Yan, kita natin sa loob. So simple lang yung wiring niyan. So ito yung ating supply supply side, ito yung ating load side. So for tutorial purpose lang ginamitan ko lang ng speaker wire. So substandard to. So, dapat standard yung wire na gagamitin natin. So itong wire dito sa supply, galing to sa main breaker o kaya sa mga branches circuit breaker ng ating landlords o kaya yung may-ari ng ating inuupahan. So yan, galing to sa kanilang branch circuit breaker. Tapos itong load side naman, yan, papunta na yan sa ating circuit breaker. Either meron isa lang yung ating circuit breaker or meron tayong panel board, merong main at saka branches. So ganyan lang din yan, dalawang wire lang din yan. Tapos papunta na yan yung output nito sa ating mga load, sa ating mga outlet para sa ating mga appliances, pati na rin sa ating ilaw. So yan po, ganun lang po ka simple yung basics ng ating submitter. Tapos para malaman natin kung sakto ba yung reading ng ating submitter, importante po may records tayo. So yung mga landlords natin o yung may-ari, may record dyan sila. Tapos importante tayo rin eh may record tayo mismo o kaya picture man lang monthly ng ating mga readings, para po i-compare natin yan kapag halimbawa eh may complaint tayo, nagreklamo tayo na oy biglang tumaas o bumaba, pero usually pag bumaba hindi na tayo magrereklamo. So yan, at least meron tayong reference yan monthly sa ating consumption. So ngayon po kung duda kayo, tapos biglang halimbawa meron kayong average consumption ng 50 kilowatt hour per month, tapos sa ngayong buwan na to ay biglang naging 70 o kaya 80, tapos yung load na gamit nyo, mga appliances, ilaw, is ganun pa rin, walang nadagdag. So magtataka kayo ngayon kung bakit biglang tumaas. So ngayon, posible may naka-jumper dyan na iba, hindi natin alam. So at least alam natin kung paano i-trace. So ituturo ko sa inyo ngayon. So simpleng-simple lang po para malaman natin. So pwede kayong makiusap sa may-ari, pa-check nyo yung submitter nyo, ito pabuksan nyo kung may kakilala kayong electrician na kwalipikado o kaya mismo sa may-ari kung alam niyang buksan to. So pag may naka-jumper, since ito yung ating supply side, pag may naka-connect dito na iba, walang problema kasi ito yung ating supply side. So hindi pa yan dadaan sa ating metro. Yan, kasi ito yung diagram ng ating metro. Yan. So from ito sa supply side, papunta sa load side. Ngayon, kung merong ibang nakakonek dito sa load side, yun yung problema na dapat alamin natin. Lalo na sa mga submitter na yung may-ari lang yung may access. Hindi kagaya ng iba na
kada kwarto makikita natin yung ating sariling submeter. So kung may nakakonek dito na iba, so pag gumamit sila ng mga load doon, mga appliances, automatic po yan magre-reading additional po sa ating submeter, additional sa ating mga load. Ngayon kung nagtataka kayo, ganito po yung gagawin natin. Pwede nyong yan, pwede nyong i-off yung inyong circuit breaker, sariling circuit breaker sa halimbawa sa kwarto. I-off nyo lang to. Halimbawa pag walang tao sa inyong bahay o kwarto, i-off nyo to, tapos picturean nyo yung inyong mga submeter. Yan, picturean nyo pati yung itong kulay pula, ito yung point natin. Ngayon pagkabalik nyo ng halimbawa gabi, picturean nyo ulit bago nyo i-on ulit ang inyong circuit breaker. Pagka may tumaas dito kahit point lang, halimbawa ito 0.3 papuntang 0.4, pag naging 0.4 yan o tumaas, o itong 4064 naging 4065 o pataas, tapos naka-off yung inyong circuit breaker, ibig sabihin may naka-jumper dyan o may nakigamit dito, nakikonect sa inyong submeter, which is additional po na bill sa inyo at kayo po yung magbabayad nun. So ganyan lang po guys, no, madali lang po i-trace kung may nakakonect ba sa ating mga submeter. So yan, so halimbawa ito yung breaker natin sa kwarto, so ito yung ating mga load outlet o ilaw. Yan, so i-off lang natin yan. So pag may naka-on yan, syempre may mga gamit tayo, magre-reading yan sa ating submeter. So pag naka-off to, yan, so wala nang reading kasi walang gamit. Ganyan tinuro ko kanina. Yan, picture lang natin. Tapos siyempre pag may nakakonect dito na iba, automatic po yan magre-reading kahit itong point-point lang. So mali po yun, lugi po tayo dyan. Kaya yan basic tips ko sa inyo. Sana po ay may natutunan kayong bago. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share, and subscribe po. Maraming salamat sa panonood.